kapatid ko sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa amin lahat. Kahit po dumadanas ang aming lugar sa GCQ, pero nandito po tayo. Hindi po tayo magpapapigil na awitan at papurihan si Lord sa umagang ito. May church family, sabay-sabay po natin siyang pasalamatan. Bigay po natin sa kanya lahat ng glory. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. My darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, my church family. May mga panahong sobra tayong nilulugmok sa buhay na akala natin hindi na natin kayang bumangon. Pero lagi po nating tandaan na laging nandyan si Lord upang tayo ay gabayan sa bawat araw na meron tayo. Sana maging desire po ng puso natin na papurihan siya at i-honor siya kahit nasa gitna po tayo ng pandemyang ito. May church family, sabay-sabay po tayo bumangon at awitan at papurihan ng Panginoon sa awiting ito. Desire to honor.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng panibagong umaga para po makapag-worship sa inyo. Panginoon, kahit po under JCQ po kami, Lord, nandito po kami, aawitan ka at papasalamatan ka. I-honor ang inyong pangalan, Lord. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang mag-glorify and pinapasalamatan ka po namin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at makinig po kami sa inyong salita, Panginoon. Ikaw lang po ang aming pinupuri sa pangalan ni Jesus. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating online worship service. At sa mga kaibigan po namin, kapwa mananampalataya na nanonood ng video na ito, welcome po sa Ginabatan Grace Gospel Church of Christ online service. Yung reason po kung bakit nagbalik po kami sa aming online worship, it's because of the increasing numbers of COVID cases dito po sa lugar namin. Napagdesisyonan po ng simbahan namin na ito po muli ang maging setup ng ating pananambahan. I'm requesting everyone, my church family, na maglaan ng time sa pakikinig po ng Word of God na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. The title of our message this morning ay Hope Again. Alam niyo po, kung meron man po akong encouragement na pwedeng sabihin sa inyo ngayon, ay ito po yun. Let us hope again. Sa kabila ng mga paulit-ulit na nangyayari, GCQ, lockdown, may encouragement from the Word of God is let us hope again. Let us believe again. Let us trust the Lord again. Patuloy natin siyang pagkatiwalaan. Kasi ito po yung inaasahan sa atin ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin. At bago po tayo magpatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita, tayo po isang litang manalangin. Let's pray. Our great God and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for this day na patuloy po naming magagamit upang sambahin kayo. Pagamat hindi po kami magkakasama physically, face-to-face, dalangin po namin. Dahil dalangin po namin na kayo po yung sumama sa amin sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Manguna ka po, bigyan niyo po kami na knowledge and wisdom upang lubos po namin maunawaan ang iyong mga salita na pag-aaralan po namin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa inyong presensya. Pagamat kami po ay hiwalay sa ngayon, kasama naman po namin ang inyong presensya, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, kayo po ang patuloy na manguna, magabay, at maitaas sa gawain ito. At ang ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Meron pong nagsabi, when you stop learning, you stop growing. Growth in terms of what? In terms of two things po. Growth when it comes to our competency. At pangalawa po, growth when it comes to our character. Alam niyo po, pag sinabi po natin competency, sa corporate world or sa anumang industry po, napakahalaga po yung value ng isang employee. At yung value ng isang employee ay nakabase po yan sa kanyang skills or sa kaya niyang gawin. Kaya po nahahire sa higher level yung isang employee. Pero alam niyo po, more than competency, pinakamahalaga po sa atin ay yung mag-grow tayo in our character. Kasi that's the essence of our
faith in the Lord. That is the essence of Christianity. Yung talagang merong paglago, merong pagbabago ng ating pagkatao. Isa po ito sa mga inaasahan sa atin, sa ating buhay mula nung tayo po ay nagtiwala na sa ating Panginoon. Yung nilagay po natin, yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Inaasahan po sa atin na magkaroon po ng pagbabago, ang ating pag-uugali, ang ating pagsasalita, ang ating pag-iisip, how we deal with other people. Dapat po meron pong pagbabago sa ating buhay or sa ating pagkatao. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, sabi po dito, "Finally, dear brothers and sister, we urge you in the name of our Lord Jesus to live in a way that pleases God, as we have taught you, you live this way already, and we encourage you to do even more." So, yung pagbabago, yung pag-grow natin bilang isang tao, bilang isang Christian, dapat po ito ay nakikita. Meron pong patuloy na pagbabago sa ating buhay. Dahil po, kung meron pong pagbabago when it comes to our character, when it comes to our attitude, mas higit po na nakikita yung relasyon natin sa Diyos. Yung ugnayan na meron po tayo sa ating Panginoon. Pag meron pong pagbabago sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, mas lalo pong nakikita kung ano yung meron po tayong ugnayan sa ating Panginoon. Yung kung ano po yung merong relationship tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa verse ni Apostle Paul, sabi niya po dito, "And we encourage you to do even more." To do more and more. Ibig sabihin po talagang yung pag-grow ay talagang inaasahan po sa atin. The question is this, how much have we learned of ourselves when we changed for the better? How much have we learned of ourselves so we can change for the better? Sa mga sitwasyon po na pinagdadaanan natin sa buhay, sa mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan sa buhay, ano po yung mga natutunan natin? Ano po yung mga lessons learned na nagbigay sa atin ng, alam niyo yung desire na kailangan merong baguhin, kailangan merong magbago sa ating pagkatao? Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, makikita po natin dyan yung katangian ng isang tao na merong relasyon sa Diyos. Makikita po natin dyan yung isang resulta ng merong ugnayan sa Diyos. Yun na nga po yung tinatawag natin na love, joy, peace, long-suffering, kindness, at isa nga po dun is yung faithfulness. Alam niyo po yung faithfulness, gusto ko pong bigyan ng diin yan. Yung katapatan po natin sa Diyos, nakapaloob po dyan yung pananampalataya po natin. At sabi ko nga po kanina, kung meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, when it comes to our faith, ito po ang tanong, no? Lalo po ba tayong napapalapit sa Diyos? Or lalo tayong napapalayo sa Diyos? In terms of our faith, lalo ba tayo nagiging closer sa Panginoon or napapalayo tayo? Kung titignan po yung tinatawag na spectrum of faith, ano po ba tayo doon sa dalawang side na yon? Tayo po ba yung full of faith or tayo yung tinatawag na cynicism? Yung, alam niyo yun, yung wala ka ng belief sa Diyos, wala ka ng tiwala sa Diyos, negative ka na, skeptical ka na, yun po yun eh. Alam niyo po, pwede po itong mangyari sa atin kapag meron po tayo mga pinagdadaanan sa buhay. Yung una is yung magkaroon tayo ng full of faith or matinding pananampalataya pa rin sa Panginoon. On the other hand, pwede naman po na parabang mawala yung ating pananampalataya. At maging cynical po tayo
Yung tinatawag natin na cynicism. Ano po ba yung cynicism? Sabi po dito, it is the attitude of being contemptuously distrustful of human nature and motives. Ito po yung wala ka ng tiwala sa kapwa mo, wala ka ng tiwala sa ibang tao, sa motibo, sa intensyon ng ibang tao. Ito po yung cynicism. And alam niyo po, I realize, hindi lang po ito nangyayari sa isang tao o sa mga tao. Sometimes, it happen maging sa ating Panginoon. Sa buhay natin, patungo sa ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin? May mga pagkakataon po sa buhay natin na pag meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, may mga pagkakataon na hindi lang po tayo nanlalamig. May mga pagkakataon na talagang hindi na po tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi na po tayo naniniwala sa Diyos. Negative na tayo sa mga bagay-bagay na pwedeng gawin ng Diyos. In other words, wala na tayong belief sa ating Diyos. And alam niyo po, nakakalungkot kung ganun po yung mangyari sa buhay po natin, no? Yung cynical na tayo. Nandun na tayo sa cynicism stage na kung saan negative na tayo sa buhay. Wala na tayong belief sa Diyos. Ano po ba yung ibang term ng cynicism? Para maintindihan pa po natin. Sabi po dito, yung ibang term po ng cynicism is yung word na skeptical, distrustful, suspicious, negative. Skeptical, distrustful, yung parang wala ka na talagang believe, wala ka na talagang tiwala sa kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos, sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Suspicious, may pagdududa ka na sa mga pwedeng mangyari na gagawin ni Lord. And negative, nagiging negative na tayo. Kahit na merong pwedeng mangyaring maganda, minsan yung mindset natin nagiging negative na tayo. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po neto ay nadala ka na. Wala ka nang believe sa Diyos. Dahil sa mga sitwasyon na pinagdaanan po natin, sa mga pagsubok na atin pong naranasan, nagkaroon po tayo ng mindset na hindi na tayo maniwala sa ating Diyos. Kung ganito po tayo ngayon, yung wala na tayong belief sa Diyos, wala na tayong pananampalataya, hindi na lang tayo nanlalamig, kundi hindi na talaga tayo umaasa sa Diyos. Ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyo, no? Na hindi po kayo nag-iisa. In fact, kung titignan po natin yung Bible, makikita po natin yung kwento ni Thomas. Yung pagiging cynical, skeptical, yung pagiging negative, ay hindi na po bago kung titignan po natin yung mga kwento sa Bible. Isa po sa mga kwento patungkol po sa pagiging faithless or pagiging negative, pagiging cynical, pagiging skeptical ay yung kwento ni Thomas. Basahin po natin ang John chapter 20, verse 24. Sabi po dito, "Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came." Ito po, nangyari po ito after the resurrection of Jesus Christ. And nung nagpakita po si Jesus sa mga disciple, wala po doon si Thomas. Ibig sabihin po, absent siya. Ibig sabihin po, wala siya sa pagtitipon. And sinabi po sa kanya ng mga disciple na nakita nila ang Panginoon. In verse 25, So then, the other disciple told him, "We have seen the Lord." Sinabi ng mga ibang disciple, nakita namin si Jesus, nakita namin ang Panginoon. Pero ano po yung naging response ni Thomas? In verse 26, may kita po natin. Sabi dito, "But he said to them, 'Unless I see the nail of marks in his hand and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe.'" Ulitin ko po.
But he said to them, unless I see the nail marks in his hand and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Hindi po naniwala si Thomas. Naging skeptical na po siya. Meron po ba tayong ganyang karanasan sa buhay? Hindi na tayo naniwala, hindi na tayo nanampalataya na wala na yung believe natin sa Diyos. Lalo na ngayon, mag-i-election. Di ba po yung mga, may mga tumatakbo ngayon na sabi nila, magdadala sila ng pagbabago, magdadala sila ng, tawag niyan, ng magandang plataforma, magandang project para sa bayan natin. Pero, tayo, minsan, skeptical na tayo, no? Cynical na tayo, negative na tayo, ay hindi na talaga magbabago yung gobyerno natin, yung bansa natin, di ba? And maging sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano, hindi mismong sinagot ni Lord yung pinagpipray po natin. And ang result po is yung naging negative na tayo, naging skeptical na tayo, ay hindi na talaga sagot ni Lord yung prayer ko. Baka pag nag-pray ako sa kanya, hindi niya na talaga sasagutin. May mga ganyan po ba tayong karanasan? Si Thomas po, nung sinabi sa kanya ng mga disciple na nakita namin si Jesus, nagpakita si Jesus, ang response ni Thomas is, sabi ni Thomas, unless na makita ko si Jesus at yung mga sugat sa kamay niya, di ba? Saka lang ako maniniwala. Dito may kita natin na si Thomas ay ano na, skeptical na, cynical na, negative na, nawala na yung kanyang pananampalataya. Pero kung titingnan po natin yung buhay ni Thomas, nagsimula siya na punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Bakit ganito ang nangyari? Sa kabila ng kanyang pagiging punong-puno ng pananampalataya, bakit nung muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga disciples, ganito na yung naging response niya? The reason is, si Thomas, pinaniniwalaan niya na lang kung ano yung gusto niyang paniwalaan. At nawala na yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pag may mga nangyayari sa atin, meron po tayong mga bagay na pinaniniwalaan. Hindi na natin pinaniniwalaan yung mga bagong katotohanan na hindi pa natin na-experience. Now, tignan naman po natin, paano pa na-develop yung tinatawag na cynicism? O yung pagiging cynical? I believe meron po itong mga stages, no? Kung paano po tayo napupunta doon, meron pong mga nangyayari, mga stages po. The first is, it could be because of our bad experiences. It could be because of our bad experiences. Yung mga pangit na nakaraan, lahat naman po tayo siguro nakaranas ng mga pangit na nakaraan. Lahat po tayo habang nabubuhay, habang nagsusumikap, habang naglilingkod sa Diyos, meron po tayo mga pangit na nakaraan. And ako po personally, marami po akong bad experiences na naranasan. Naalala ko po nung ako po ay nagsisimula pa lang na mag-apply po ng trabaho sa Manila. Sobrang passionate po ako, sobrang sigasig ko po sa paghahanap ng trabaho. Pero yun nga po eh, nakaranas po ako ng bad experience sa paghahanap ko ng trabaho. Dumating sa point na sa sobrang passionate ko, sa sobrang sigasig ko sa paghahanap ng trabaho, na-scam po ako. And alam niyo po, hindi lang po sa buhay natin, kundi sa buhay ng paglilingkod natin. Meron din po tayo mga bad experiences. Di ba? Yung maglilid ka ng isang tao, pero binigay mo yung lahat, yung time mo, yung effort mo, nag-sacrifice ka ng sarili mong pera, pero hindi nag-work, ikaw pa yung napasama. Mayroon tayo mga kanya-kanyang bad experiences. Yung alam mo yun, sa gawain, nag-take ka na ng initiative,
pero ikaw pa yung napasama. Meron tayong mga bad experiences. At kung iisipin po natin, parang, alam niyo po yon, parang pwede nating sabihin na, magpapatuloy pa ba ako? Gagawin ko pa ba to? Magmi-ministry pa ba ako? Maghahanap pa ba ako ng trabaho? Minsan, ang sarap sabihin, pag nakakaranas tayo ng mga bad experiences, ang sarap sabihin na wag na lang gumawa, wag na lang maghanap ng trabaho, wag na lang mag-ministry, wag na lang mag-care group, mag-cell group. Kasi po, merong mga bad experiences. And with those bad experiences po, yung pangalawang stage po, yung pangalawang stage po ng pagiging cynical or cynicism is yung nagkakaroon po tayo ng bitter anticipation of the future because of the bad experiences po na atin pong naranasan. Ito yung iniisip natin na yung nangyari sa atin sa isang sitwasyon na naranasan natin ay maduduplicate or mauulit. For example po, kayo po ay naloko. Di ba po? Ito common na mga pangyayari sa buhay po natin. Tayo po ay naloko at minsan sinasabi po natin, dahil tayo po ay naloko, ang lahat po ng tao ay manloloko. Alam niyo po kung anong tawag po natin dyan? Generalization. Generalize po natin based on our bad experiences. For example, na-scam po tayo. Di ba po? At dahil na-scam po tayo, sinasabi natin na, ay, yung mga ano na yan, talaga mga scammer yan. For example, naloko tayo ng isang lalaki or ng isang babae. Minsan sinasabi natin, mga maluloko talaga yung mga lalaki. Mga maluloko talaga yung mga babae. Ang tawag po dyan, generalization. Ina-apply po natin yung isang sitwasyon ng buhay natin na naranasan po natin sa mga sitwasyon na pwede pa po nating maranasan. At yun nga, nagkakaroon tayo ng bitter anticipation na hindi magkakaroon ng pagbabago, kundi mauulit lang yung nangyari. Yung pangit na nangyari, mauulit lang. Alam niyo po, pag ganito po yung kaisipan natin sa buhay, yung iisipin natin na, ay, wag na lang tayong mag-ministry, wag na lang tayong maghanap ng trabaho kasi ite-turn down din naman tayo, wag na tayong mag-ministry kasi parehas man sana, hindi naman mag-work, wag na lang tayong mag-cell group kasi parehas lang naman kasi iiwan ka lang din naman yan. Alin po, kung ito po yung magiging mindset natin, ito po yung magiging kaisipan natin, wag na lang, mamilis po natin yung mga pwedeng gawin ng Diyos sa buhay pa po natin. Now, paano po natin mo-overcome itong cynicism? Yung tinatawag po natin na cynicism. Yung pagiging skeptical, yung pagiging negative, yung pagiging distrustful. Ano po, tatlong bagay lang po yung gusto ko pong i-share sa inyo. Based sa story ni Thomas, kung paano po natin ito mo-overcome. The first one po is, be present where God is. Be present where God is. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo po, in verse 24, nung si Jesus nagpakita po sa mga disciple, ang problem po doon is wala po doon si Thomas. Wala siya, absent siya. At alam niyo po kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, may mga, yun nga eh, may mga pagkakataon sa buhay natin na pag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, may tendency po tayo na, alam niyo yun, mag-isa, mag-solo, mag-emote. At minsan, di ba, may mga pagkakataon na hindi po tayo dumadalo sa ating mga pagtitipon, sa ating mga gathering, sa ating simba. Pero alam niyo po, kung meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, mga matinding pagsubok na pinagdadaanan, higit po na dapat po tayong
sumama, pumunta sa mga pagtitipon ng mananampalataya. Bakit po? Ano po ba yung kahalagahan ng pagtitipon? Alam niyo po, tatlong bagay po, no? Meron pong tatlong blessings na makikita po natin pag tayo po ay sumasama or pupunta sa isang pagtitipon. At may kita din po natin ito sa story ni Thomas sa John chapter 20. Tatlong bagay po. Ano-ano po yun? Number one po, the blessing of peace. The blessing of peace. Pag tayo po ay, alam niyo po yun, sumasama sa pagtitipon, nagsisimba, umaattend ng prayer meeting, meron pong kapayapaan that passes all understanding. That passes human understanding. Meron pong peace na posible po nating maranasan. Kung babasahin po natin yung verse in John chapter 20, verse 26. Sabi po dito, a week later, his disciple were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Dito po makikita natin sa kwento na si Jesus nag-release ng kapayapaan sa mga disciples. And alam niyo po, ganun din po sa ating mga pagtitipon. If God is there, sa mga pagtitipon na ginagawa po natin, sa prayer meeting, sa simba, maging sa online worship po natin, nandun po ang Panginoon. At bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan that passes all human understanding. Yun po yung unang blessings. Yun po yung unang kahalagahan kung bakit mahalaga na umaten po tayo sa mga pagtitipon. Merong blessing of peace. Pangalawa po, the blessing of God's purpose. Ano po ibig sabihin nito? Mas nagkakaroon po ng direction, mas nagkakaroon po ng meaning ang buhay natin kapag umaatin po tayo sa mga pagtitipon. Nakikita po natin yung pwede nating gawin sa kapwa po natin mananampalataya at sa Diyos. Nagkakaroon po ng meaning yung buhay po natin. Nagkakaroon po ng purpose. At yung pinakamaganda po is merong direction yung buhay natin. Nakikita natin yung direction ng buhay po natin. Pangatlo po is yung the blessing of God's presence. Kung tayo po ay nasa isang pagtitipon, di ba po? Ang mararanasan po natin ay ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung tayo po ay nasa isang pagtitipon, pansinin niyo po, tayo po ay sumisigla, tayo po ay lumalakas, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa. Bakit po? Kasi po, nararanasan po natin yung presensya ng ating Panginoon. Yung presence niya. Kung papansinin niyo lang po, sa mga kantahan pa nga lang po eh, may experience na natin yung presence ni Lord. And maging sa pakikinig po ng Word of God, mararanasan natin yung presensya ni Lord. May mga tanong tayo sa buhay natin na hindi natin mabigyan ng kasagutan. Pero as we meditate the Word of God, as we listen to the Word of God, as we experience the presence of the Lord, di ba? May mga katanungan na bigla na lang nagkakaroon ng kasagutan, kalinawan sa buhay natin. Na hindi natin maunawaan. Dahil umaten po tayo ng pagtitipon. Dahil nasa pagtitipon po tayo. Totoo po ito na merong kalakasan, merong kapayapaan na nangyayari. Because empowerment happens in the presence of God. So be present where God is. Empowerment happens in the presence of God. Kung tayo po ay nasa presensya ng Diyos, meron pong empowerment na nangyayari. Kaya pala lumalakas tayo. Kaya pala sumisigla tayo. Kaya pala nakaka-experience tayo ng meaning, purpose, and direction ng buhay natin. Kasi merong empowerment na nangyayari po kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Pangalawa po, kung paano po natin ma-overcome yung tinatawag na cynicism, yung pagiging negative, yung pagiging skeptical, yung pagiging distrustful.
Pangalawa po, believe in God without prejudice. Ano po yung prejudice? Ito po yung mga preconceived idea po natin. Ito po yung mga paniniwala natin. Ito po yung mga pinaniniwalaan natin. Hindi na tayo naniniwala sa mga bagay-bagay o sa mga bagong katuruan na pwede pa po natin malaman or matutunan. Yun po yung prejudice. And in the case of Thomas, ito po yung judgment niya. In verse 25, may kita po natin, sabi po sa verse, "So then, other disciple told him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I see the nail marks in the hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe.'" Maliban na makita ako yung mga sugat, yung pinagpakuan, at mailagay ko, mahawakan ko sa aking mga kamay, hindi ako maniniwala. Ito po yung kanyang preconceived idea. Ito po yung kanyang pinaniniwalaan. Nakalimutan niya na makapangyarihan ng Diyos. Nakalimutan niya na, alam niyo po yun, na buhay ang Diyos. Nakalimutan niya na kayang talunin ng Diyos, ni Jesus, ang kamatayan. At ang pinaniwalaan niya na lang ay yung gusto niyang paniwalaan. Kaya nasabi niya na, "Unless I see the nail, maliban na makita ko yung mga sugat, yung pinagpakuan, unless na makita ko si Jesus at mahawakan, hindi ako maniniwala." Alin po, kung gusto po nating ma-overcome yung pagiging cynical, yung pagiging skeptical sa buhay po natin, ang kailangan lang po natin gawin is maniwala eh. Maniwala sa Diyos. Na siya ay muling nabuhay, na siya ay makapangyarihan, na siya ay may kayang gawin sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Alisin po natin yung mga mindset na hindi na mag-work, na wala na kayong believe sa Diyos. Na mauulit lang yung mga bagay-bagay. Na pare-pareha lang yan. Alisin po natin yung mga ganong kaisipan. Nang sa gayon, maranasan po natin ng lubos yung kapangyarihan ng Diyos. Believe in God without prejudice. Maniwala po tayo sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Magkaroon po tayo ng pagtitiwala. Kung paano tayo nagtiwala sa Kanya noon, nung una po natin siyang nakatagpo, ganun po yung gawin natin muli. Magtiwala po tayo muli sa Kanya. Magkaroon po tayo ng pananampalataya. And pangatlo, dito po tayo magtatapos. Be patient and persistent for your breakthrough. Be patient and persistent for your breakthrough. After po ng ilang araw, nagpakita po muli si Jesus sa mga disciple. At nandun na po si Thomas. Pagtitipon. And alam niyo po, ano pong ginawa ni Jesus? Ano po yung nangyari sa kwento? In verse 27 and 28, sabi po dito, "Then he said to Thomas, 'Put your finger here. See my hands. Reach out your hands and put it into my side. Stop doubting and believe.' Thomas said to him, 'My Lord and my God.'" Nung nagpakita po muli si Jesus sa mga disciple kay Thomas, ano po sinabi ni Jesus? Ano po sinabi ng Panginoon? "Come, tignan mo yung mga sugat ko, yung pinagpakuan ko. Ilagay mo yung kamay mo sa mga sugat ko." At nung nakita yun ni Thomas, nahawakan niya. Ano sabi po ni Thomas? OMG na lang, di ba? Ang sabi niya sa verse 28, "Then he said to him, 'My Lord and my God.'" My Lord and my God. And sabi sa
Sabi sa verse 29, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ito nakikita. Ito yung sinabi ni Jesus kay Thomas. Naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mapalad ang mga tao na naniniwala kahit hindi nila nakikita. For my conclusion po, as I close, may mga pagkakataon po ba sa buhay na tayo po ay negative na, cynical na, skeptical na? May mga pagkakataon po ba sa buhay natin na meron tayong matinding pinagdaanan sa buhay at inisip natin na ganito talaga ang buhay. Mauulit at mauulit na lang to. Wala lang magandang mangyayari. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po sa lahat ng pagkakataon, yun at yun po yung mangyayari. Mabuti po ang Diyos. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya niya pong baliktarin yung mga pangit nating karanasan, yung mga pangit nating sitwasyon para po sa ating ikabubuti. Kaya po magtiwala po tayo sa Kanya. Meron po siyang mga kaparaanan para makagawa pa rin ng mabuti sa atin. That's the God we worship. That's the kind of God we worship. Yan po yung Diyos na ating sinasamba. Na kahit kung minsan tayo po ay mahina sa ating pananampalataya, kahit na kung minsan tayo po ay walang pananampalataya na sa Kanya, wala nang pagtitiwala, wala nang belief, meron pa rin siyang mga kaparaanan para makagawa siya ng mabuti sa atin. Kaya nga may encouragement, no? Sabi dito, when our faith is at its lowest, God's goodness toward us never diminishes. Sa pagkakataon na sobrang baba ng ating pananampalataya, faithless tayo, yung goodness ni Lord, yung faithfulness niya, hindi nawawala eh. Hindi rin bumababa. Kundi, yun at yun pa rin yung goodness ni Lord. Mabuti pa rin ang Diyos. Even yung pananampalataya natin ay walang-wala na, God still remain faithful. Faithful pa rin po ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, wag po tayong mawala ng pag-asa. May encouragement sa bawat isa sa atin is yung, alam niyo yun, never, never, never give up on your faith. Kung si Jesus, ang ating Diyos ay napagtagumpayan yung kamatayan, diba? Na-solve yung pinakamatindi nating problema. Ngayon pa ba sa mga pinagdadaanan natin to, hindi niya tayo matutulungan, hindi niya tayo mapapakitaan ng mabuting mga bagay. Let us hope in the Lord. Let us trust in the Lord. Kung si Jesus ay muling nabuhay, kung si Jesus ay napagtagumpayan niya yung kamatayan, mapagtatagumpayan din niya yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya nga, let us trust in the Lord. Let us hope again. Dahil wala siyang hindi kayang gawin. Kaya niyang gawin yung mga, kaya niyang resolbahin, kaya niyang bigyan ng kasagutan, kaya niyang baliktarin yung mga pangit nating sitwasyon. Kaya let us hope again, mga kapatid. Ngayong pandemic, ngayong mga pagkakataon na ito, ngayong sitwasyon na ito, maaring mahirap yung pinagdadaanan natin. Hikaos tayo financially, hikaos tayo sa buhay, sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa. Hirap na hirap tayo sa ating mga pag-aaral. My encouragement is never, never give up on your faith. Let us hope in the Lord. Let us trust in the Lord. Magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Believe and not disbelieve. Maniwala tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaang maging sinikan tayo. Huwag nating hayaan na, ganito na talaga ang buhay. Forever pandemic. Ganito na talaga yung buhay. Forever na kaming mahirap. Forever na kaming hikaos. Hindi po. Mabuti po ang ating Diyos. Buhay po siya. Meron po siyang
kayang gawin. At sa mga pagsubok po na ating pinagdadaanan, naniniwala po ako na meron pong pagkilos, meron pong pagkilos na ginagawa ng ating Panginoon. God is at work in our circumstances, in our situations, in our problems. Meron po siyang ginagawa. Maaring ito po ay para sa ating ikabubuti. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. I hope na-remind at napalalahanan po tayo sa message na ating po na pagbulay-bulay. Never, never give up. Let us hope in the Lord. Magtiwala, manampalataya, at umasa po tayo sa Diyos. Tayo po ay saglit naman. Our great God and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word that reminds us na sa kabila ng mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan, kailangan po namin gawin ay manampalataya, maniwala. Alisin po namin yung mga preconceived idea namin na hindi na mag-work yung mga bagay-bagay, mauulit lang yung mga bagay-bagay. Lord, tulungan niyo po kami na maging present kung nasaan po kayo sa mga pagtitipon na ginagawa po namin. Dahil doon po, makikita po namin yung purpose, yung meaning ng buhay namin. Dahil doon po, makikita po namin yung hinahanap po namin na kapayapaan na nagmumula. Dahil doon po, mararanasan po namin ang inyong presensya. Eh Lord, dalangin namin sa mga kapatiran po namin na meron pong pinagdadaanan ngayon. Maaaring sila po ay nagiging cynical na, nagiging negative na, nawawala na ng pananampalataya, nalalamig na, nagdududa na sa kaya mong gawin. I pray, Lord, na gamitin niyo po ang inyong salita, ang mensaheng ito, to encourage them, to hope again, na magtiwala muli sa inyo, na ilagay muli ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na gamitin niyo po kami, ang simbahan ng ginubatan, upang i-encourage ang mga tao na nanlalamig, na nawawalan po ng pananampalataya. Lord, salamat sa iyong salita na naging makapangyarihan para paalalahanan po kami. Sa iyo po ang kapurihan, sa dakilang pangalan ni Jesus na aming nakapagligtas. God bless you po. See you po sa ating next na pagtitipon.